Yung time na kasi yun, yung mga eyeshadow ko is puro mga shimmer-shimmer, mga glitter-glitter. Kung alam niyo yung shimmer palette ng Shawil, yun. Kompleto ko ng mga ganon. Ay, sakto! Ganun yung ginagamit ko. Don't mind my bangs, okay? Love to hate me, praise me, shame me, either way you talk about me. Hi guys, welcome to my channel. For today's video, I'm going to recreate my old makeup look into a new one. Nung nagtitingin-tingin ako ng mga old photos ko, isa to sa mga nakita kong picture ko. At nakita ko yung makeup ko, sabi ko, talaga bang ginawa ko tong makeup look na to? And siguro nung time na yun, gandang-ganda ako sa pag-makeup ko nung time na yan. And unfortunately, may inatenan akong kasal nung time na yan, nung ginawa kong makeup na yan. Pag nag-selfie ka, nakita mo yung details ng makeup na hindi kaya-ay. Puro glitters, dye. Pero pag nasa malayuan, ang ganda ng effect niya. At doon ako natuwa sa makeup na yun. Pero nung tinignan ko lahat ng mga selfie ko, nung ginawa ko itong makeup na to, ay ko, napag-ganon na lang ako. Sabi ko, hala, talaga bang ginamit ko itong makeup na to sa buong araw? Sabi ko, wala. So, ayun, napaisip ako na i-recreate ko na lang itong makeup na to dito sa aking bagong video. And, ayun, guys. So, gagawin ko na itong challenge na to, ang i-recreate ang aking old makeup look ngayon. So, napapatagalin itong video na to. Let's start! So, bago ako magsimula, i-clip ko muna yung aking hair. Nag-bangs pala ako kahapon, guys. Dahil bored na bored na ako. Yung hair ko yung pinag-diskitahan ko. So, gagamit ako ng Nature Republic para sa aking moisturizer. Actually, bigay ng ate ko yan. Hindi nga daw niya ginagamit. So, syempre, ako tagasalo ng mga pinag-ayawan niyang makeup or skincare. Ayan. Next is yung aking favorite na Maybelline Baby Skin Pore Eraser. I'm gonna use my Superstay from Maybelline. Ang shade ko ay Warm Nude 128. Actually guys, yung foundation ko, gumamit na ako ng, bumili na ako ng mas lighter. Kasi naramdaman kong pumuti na yung face ko. So, dati ang shade ko is yung, pero ngayon, mas kinuha ko na yung lighter shade kasi naramdaman ko nga pumuti na ako. Nung konti siya. Grabe pala yung itsura ko nung ginawa ko yung makeup na yun, no? Nung time na kasi yun, yung mga eyeshadow ko is puro mga shimmer-shimmer, mga glitter-glitter. Kaya, ayun. Pero nung time na yun, nung college ako, mahilig na talaga ako mag-makeup. Kaso, yung mga makeup ko noon, limited lang. Tsaka puro glitters. Kung alam nyo yung shimmer palette ng Shawil, yun. Kompleto ko ng mga ganon. Lahat ng palette ng Shawil na shimmer, meron ako noon, guys. Yung ganito lang kaliit. Yung ganyan lang kaliit. Tapos ang daming kulay, parang 6 or 7 yung ganong shade nila, kada palette. So, yun. Kompleto ko noon kasi yung iba, niliregalo sa akin, iba binibili ko. Kung may nalagay kayong maingay, nasa kabilang side yung lola ko. Naghahanap ng mga kain. So, next is yung concealer. Fit Me from Maybelline. Ang shade ko is Sand. Alam niyo ba guys, ang dami kong pinagtitingnan ng mga old photos ko. Tapos, chine ko lahat mga makeup ko nung time na yun. Buti na lang, yung ibang album doon, pinagpa-private ko na, Diyos ko, ang pangit talaga. Nung time kasi na yun, syempre, gusto kong matuto mag-makeup. So, talagang, nagpa-practice talaga ako. Kaso, wala eh, ang pangit talaga nung time na yun. Next is, mag-bake ako. I'm going to use my Nichido Final Powder in Creamy Glow. Actually guys, bigay din to ng ate ko. Kasi hindi daw niya ginagamit. Sabi ko, ay, sakto!
ito, ganyan yung ginagamit ko. Tapos, ganito rin yung shade na binili ko. Kasi alam niyo naman, ang Nichi Donut, napaka-affordable. Tsaka maganda yung quality. Hindi ko magsisisi. Ba't daw ako tumitingin sa screen ng cellphone ko? May salamin nga ako eh. Ayan. Next one is magkikilay na tayo. Ang gagamitin ko is yung aking BYS Brow Gel. Ang shade ko is Brunette. Ayan. Alam nyo, love na love ko itong BYS Brow Gel nila. Kasi gagamitin kong brush is yung mismong brush ng brow gel nila. Ewan ko, nakasanayan ko lang na ito na yung kinagamit kong brush. Gagamit ako nitong Maybelline Fashion Brow. Parang medyo bushy-bushy yung ating kilay. So, next is mag-eyeshadow na tayo. Gagamit ako ng BYS Matte Palette. Yung kanilang On The Go. Magkukunin ko itong Fearless na shade. Buwan na kaya akong ninakapag-ganito. Halos sobrang tagal na nung huli akong nag-makeup tutorial. O nag-makeup ulit dito sa aking channel. Ayan. Ang kukunin ko is yung Intrigue. So, next step na tayo is i-blend ko lang. Next is kuha na ako ng black na shade. O nga pala, ang gagamitin ko is yung Berries 2 from BYS. Nagamit ako ng medyo flat na brush. Medyo. Hindi ko kasi alam yung pangalan ng brush dito. Anyway. Balik ako dun sa aking blending brush. Na-blend ko lang. Nalagay lang ako ng concealer dito. So next is kukunin ko na tong gray na may shimmer. Kukuha ko ng flat na brush. First time kong magbasa ng brush. Napanood ko lang sa video, sa vlog ni Denitz Lava. Isa sa mga idol ko yun sa pag-makeup, si Denitz Lava. Kung gusto mo talagang ma-achieve yung medyo may shimmer-shimmer at kumapit maigi sa makeup mo, is dapat kailangan mong basain yung brush. Pero sabi niya, kumuha ka muna daw ng eyeshadow bago mo basain yung brush. So, effective nga naman guys. Alam nyo guys, kaya ginawa ko yung makeup na yon before. Kasi gusto ko ma-achieve yung smoky eye makeup. And ang pagkakaintindi ko sa smoky is yung black, silver, gray, ganun. Kaya napagawa talaga ako ng ganung makeup look. Unfortunately, hindi talaga siya maganda. Okay, next is gagamit lang ako nitong liquid eyeshadow para may konting kinang-kinang pa yung ating makeup. Next is tatanggalin ko lang yung aking binik.
Next na gagamitin ko is yung Caroline Graphic Ink Liner. Isa sa mga favorite eyeliner ko. Then, gagamit ako ng eyelashes from Ashley. Nalagay ko lang yung false eyelashes at ako ay magbabalik. So, ako'y muling nagbabalik at tayo ay magko-contour na. Gagamitin kong pang-contour is from BTLA Contour Kit. Gamit ako ng small angled brush. Next is, I'm going to use my highlighter from EB Advance Glow Out Highlighter. Ang shade ko is Strobe. Last is, ang gagamitin kong lipstick is from Sugar Tint. Ang shade ay Slay. And last, I'm going to use my Luxe Organics Skin Mattifying Mist. Refreshing. So, patutuin ko lang to. Ayusin ko lang yung hair ko, but don't expect. So, ako'y muling magbabalik. Hi guys, so this is my final look. May nagbago ba kung kukumpara dito sa old makeup look ko sa ngayon, except sa may bangsa ko, no? Feeling ko naman nag-improve naman ako sa pag-makeup. And ayun, so don't mind my bangs, okay? Pati ako naman problema dyan, pero don't mind my bangs. Kasi ako, naman ko bakit ako nag-bangs dahil bored na bored ako sa bahay. Ayun lang guys, sana ay nagustuhan nyo yung aking look ngayong araw na to. And sana nag-improve na ako sa pag-makeup and all. At ayun, sana ay nakatulong din ako kung paano mag-makeup. And ayun lang guys. So, lalagay ko lahat ng mga product na ginamit ko dito sa aking look ngayon. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like at i-share nyo na. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aking channel. And puntaan nyo na rin yung aking channel to watch other videos na in-upload ko. And see you on my next one and bye! Love to hate me, praise me, shame me, either way you talk about me.